Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Lars. So sa mga nanood ng aking last video na inupload ko na paano ako pumayat. So ang daming nakapanood nun. So salamat talaga sa mga nanood sa aking video. I'm very thankful and blessed. Kasi hindi ko akalain na madami palang mag-view ng aking video na yun. Thank you po din sa mga nag-comment. Ang dami ko pong nabasa mga comment na merong gumagamit ng Lishu Slimming Coffee. Marami akong nababasa kung saan pwede makabili. So, sasagutin ko yan maya-maya. So, meron lang akong kaunting explanation. Explanation about sa dapat mong malaman bago ka uminom ng Lishu Slimming Coffee o bago ka gumamit nito. Meron po akong nakitang comment o nabasa na comment na below 18 years old gumamit ng Lishu Slimming Coffee. Hindi po talaga nire-recommend na yung below 18 years old na pwedeng gumamit nito. Hindi po nire-recommend ang Lishu Slimming Coffee sa mga below 18 years old. And please po sa mga online seller or mga seller ng mga Lishu Slimming Coffee, so be responsible din po as online seller. Bago nyo pong pagbintahan ang isang tao na bibili ng Lishu Slimming Coffee, dapat nyo pong malaman kung ilang taon na po ba sila or 18 above na po ba sila, kasi hindi po talaga nire-recommend ang Lishu Slimming Coffee sa 18 years old below. Pag basta-basta pagbintahan ang tao na 18 years below, kasi hindi po talaga ito nire-recommend guys. So please, huwag basta-basta. Alam ko na gusto niyo rin kumita as online seller, so dapat be responsible din po sa as a seller, kasi hindi po talaga nire-recommend. As for me ha, hindi talaga nire-recommend ang coffee na ito sa 18 years below. So saan ko ba talaga siya nabili? As what I said sa una kong video is nabili ko siya sa kakilala ko na online seller, which is nandito sa Cebu, kasi taga Cebu naman po ako. So doon ako bumibili sa kanya ng Lishu Slimming Coffee. Mula po akong kakilala na seller na nasa Shopee or Lazada. Kung gusto niyo yung legit talaga, maghahanap po kayo ng mga seller or mga shop sa Lazada or Shopee, yung madaming sold na items. Magaganda yung feedbacks niya. And isa pa guys, hindi po pwede ang Lishu Slimming Coffee sa mga lactating mommies, yung mga nagbe-breastfeed po, hindi po pwede yan. Also sa mga pregnant women, hindi po siya pwede. Kung gusto nyo gusto nyo pa malaman about Lishu Slimming Coffee, pwede rin po kayo mag-research kung anong meron itong kape na to. Kung ano yung mga effects or mga side effects nito. Sa aking experience ng mga side effects sa Slimming Coffee, Lishu Slimming Coffee is nawalan ako ng gana ng kumain. Nagda-dry yung lalamunan ko, nagda-dry yung lips ko, palagi akong nauuhaw, palagi rin po akong umiinom ng tubig. So possible din na palagi tayong naiihi kasi palagi tayong umiinom ng tubig. So dapat talaga iinom talaga tayo ng tubig. Isa pa guys,
kahit wala kayong ganang kumain, dapat pa rin pong kumain kahit kunti lang para iwas na sa sakit. Nakaramdam din ako ng nahihilo ako, sumasakit yung ulo ko. Sumasakit yung ulo natin kasi nga hindi na as usual yung kinakain natin kasi nga nawawalan tayo ng gana. So, kaunti lang talaga yung kinakain natin kaya sumasakit yung ulo natin. Kung umabot ng ilang days, mawawala naman din po yung pagkakahilo mo at saka yung sakit sa ulo. Lahat ng mga sinasabi ko dito sa video, lahat po yun as my experience po, guys, ha? As my experience po. Again, hindi po nire-recommend ang Licious Slimming Coffee sa 18 years below. Hindi din po pwede sa mga lactating mommies. Hindi din po pwede sa mga pregnant women. So, yun lang po lamang, guys. I hope meron kayong natutunan sa video na ito. Kung bago ka pala sa aking channel, please hit the like. Please hit the subscribe button and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga new upload videos ko kagaya nito.